Naglaho o manong parang bulang isang sanggol sa Iloilo na nahulog mula sa bintana. Ayon niyan sa kaanak ng sanggol, pero iba ang kwento ng kapitan ng barangay. Ang nahulog na yan mula sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Dumangas, Iloilo, patay na sanggol daw ayon sa mga kaanak ng bata. Pero pagbagsak sa lupa, yan na lang ang nakita, mga tela at retaso. Kung ang pamilya ang tatanungin, patunay ang di umano'y pagkawala ng patay na sanggol na kinuha siya at pinalitan ng umano'y aswang. Gabi ng March 15, nang magtungo sa ospital ang pamilya ng sanggol. Kinaumagahan, pumanaw ang bata dahil sa di pa malamang sakit. Makalipas ang ilang araw, kumonsulta sa albularyo ang lola ng biktima. Ang sabi raw ng albularyo, buhay pa ang sanggol. Ang mga ido na ginuwang, basta nga pagbugtaw yung aliwat, yung kaon niya mabayo, yung toto. Oo, ang kaon niya, ay nasudlan. Nasudlan, oo. Amo doon nga, aking nabala niya kami nga bantayan niyo si Toto. Hindi nyo na ipapabay eh, kaya hindi, huwag pa nila ng kaon si Toto. Pero giit ng kapitan ng Barangay Cayos, hindi nawawala ang sanggol. Naroon daw siya nang may ihagis ang pamilya sa bintana. Totoo naman daw na may itinapon, pero palaisipan kung sanggol nga ba talaga yun. Ang sigurado raw, inilibing na ang sanggol na sinasabing di umano'y kinuha ng aswang. Dito ako, paglubong. Na simintuhan sa ngayon. Maging ang mga residente, diskumpiyado. Sa kadugayon, kung na diri nga nag-star, daw ay man kami may nabalaan nga may aswang diri sa amon nga barangay. Sinubukan ng GMA News na balikan ang pamilya pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Mav Gonzalez, GMA News.